Hindi matanggap ng pamilya ni Jason Calope ang kanyang sinapi sa Saudi Arabia kung saan siya nagtatrabaho bilang barista. Natagpuan si Jason na nakabulagta sa kalsada, di kalayuan sa kanilang tinutuluyang gusali, duguan at walang malay. Dahil sa lakas daw ng palo sa ulo at iba pang bahagi ng katawan, komatos o walang malay si Jason sa isang ospital sa Saudi. Ayon sa kanyang kamag-anak sa Pilipinas, ikinuwento daw sa kanila ng kasamahang OFW ang nakita niya sa CCTV footage ng pangyayari. Nakita daw na tumalon yung kapatid ko. Tumalon kasi nanlaban yung kapatid ko kasi gusto kumawala. Wala po yung wallet, cellphone niya eh. Tsaka yung malala na tama niya po sa ulo. Sa ulo po dito sa may batok po. Tapos yung dito sa katawan niya dito, yun lang po kasi may sakal ay sinakal daw yun eh dito kasi may ano daw sabi. Opo, sinakal daw po. Ang tiyahin ni Jason na tumatay yung ikalawa niyang ina, wala raw nabanggit na kaaway o nagbabanta habang nasa Saudi. Masayahin siyang bata. Hindi po siya barumbadong tao. Ano po siya, friendly. Mahirap po tanggapin. Kasama ang GMA Integrated News, sumangguni sa OWA ang mga kaanak ni Jason. Base raw sa inisyal na impormasyong ipinarating sa kanila ng agency sa Saudi, isa umanong aksidente ang nangyari dahil nahulog daw sa isang tumatakbong sasakyan si Jason. Pero kumakalap pa raw ang OWA ng karagdagang impormasyon mula sa Saudi authorities gaya ng police report. Iniimbestigahan pa po, iniintay natin yung police report. No, so kung ano talaga yung nangyari. But right now, siya po ay nasa hospital at nung una siyang sinugod, brain dead siya. So parang nakakomatose siya, pinasok siya sa ICU, and then he was successfully operated. Habang wala pang linaw ang kaso ni Jason, gagabayan daw ng OWA sa emergency repatriation hanggang sa reintegration, medical assistance at iba pang tulong si Jason at ang kanyang pamilya. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.